subay agad or biglang iniwan ng inyong partner. Nasasaktan ba kayo? Ito ang gagawin ninyo upang atat na atat siyang balikan kayo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay sana namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And bago ang lahat, shoutout muna sa Twin R Salon, Static Center. Sa mga gusto pong magpaganda, doon na po kayo sa Twin R Salon, Static Center. Iba't ibang klase po ang pampaganda ang pwede nilang gawin sa inyo. Pili lamang kayo kung ano ang gusto ninyo. At napakamura lamang at nakakasigurado po kayong safe and effective po ang kanilang mga gamot sa mga pampaganda. Kung kayo ay gusto magpaglota, magpapayat, magpasikse, magpaliit ng inyong magpaliit ng inyong mga braso, so doon na po kayo sa Twin R Salon Static Center. So matatagpuan lamang ito sa General Santo City at nag-iisang branch lamang ito sa Kadulasan Street. Sa Kadulasan Street, malapit lamang ito sa General Santos or sa malapit lamang ito sa SM City Mall of Gensan. So, ano pa hinihintay ninyo? Magpaganda na kayo. So, ngayon, kung kayo ay biglang iniwan ng inyong partner na hindi ninyo alam kung ano ang dahilan at gusto ninyo itong bumalik sa inyo, atat na atat itong babalik sa inyo kapag ito ay inyong ginawa. So, lalong-lalo na kapag mahal na mahal ninyo ang isang tao, alam ko na gustong-gusto ninyo itong pabalikin sa inyo. Kaya naman, ituturo ko sa inyo kung paano na bumalik ang inyong partner, paano na pagmakawa ito na makipagbalikan sa inyo. So, ito ay pwedeng gawin sa parehas ng kasarian. Babae ito babae, lalaki ito lalaki. Siyempre, sa ating lalaki at babae na magpartner, pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na magkalayo kayo sa isa't isa, magka-LDR kayo at magkalapit kayo, pwedeng-pwede ninyo itong gawin para sa kanila. So, ang dapat lamang natin dito i-ready is maghanda kayo ng honey. So, ang honey po ay nabibili po ito sa mga pharmacy, sa mall. Marami po kayong pwedeng mabilhan ng mga honey. And, at syempre, kailangan din natin dito ng isang maliit na papel, panulat, at kailangan din natin dito ng ating blockbuster na dahon ng laurel. Dahil si dahon ng laurel, kayang-kaya po niyang tuparin ang lahat ng gusto nating kahilingan o gusto natin para sa atin. Ang importante lamang is taos puso po ang ating mga hinihiling. So, ito lamang po ang ating dapat ihanda agin po, honey, maliit na papel, panulat, at isang dahon ng laurel. Yung fresh or tuyo na na dahon ng laurel. So, ayun, kapag ready na, ang isunod mong i-ready is ang inyong sarili. Kailangan na gawin mo itong mag-isa. Kailangan walang nakakaalam sa inyong mga ginagawa at hinding-hindi mo ito ipagsasabi sa iba. So, manatiling lihim ang inyong ginagawa dahil hindi ito pwede na ipagkalat kapag gumawa kayo ng mga rituals. So, ngayon, kapag ready ka na, ay maaari mo na itong umpisahan. So, ang gagawin mo lamang dito, isulat mo lamang sa papel yung pangalan at apelyido ni Target ng tatlong beses. So, isulat mo lamang siya dito, tatlong beses lamang. Pangalan at apelyido ni Target. So, kapag nasulat mo na ang pangalan at apelyido ni Target ng tatlong beses, ang gagawin mo is kunin mo ang dahon ng laurel at isulat mo dito ang magic words na atat na atat kang makipagbalikan sa akin. Again po, yung magic words natin, isulat mo sa dahon ng laurel, atat na atat kang makipagbalikan sa akin. So, ayun, kapag nasulat mo na, pumikit ka at humiling ka dito sa dahon ng laurel na taimtim. Kailangan na hilingin mo dito na tulungan kanya na
makipagbalikan si ex sa inyo, yung tipo magmakaawa siya para lang tanggapin mong muli, maghingi siya ng tawad at mag-explain kung bakit niya ginawa na umalis siya or bakit niya ginawa na iniwan kanya bigla. So, sabihin nyo po dito lahat-lahat, kailangan po taos puso, nanggagaling sa inyong puso ang inyong mga sinasabi at kailangan na good intention lamang ito. Dahil hindi ito pwede nagawin kapag bad intention po or hindi po ito gagana sa inyo dahil hindi po maganda ang inyong kahilingan. So, kailangan na maganda at ikakaganda lamang ito or ikakaayos lamang itong inyong mga hinihiling kay dahon ng laurel o ikakaayos po ng inyong relasyon. So, kapag natapos mo na itong sabihin or natapos ka ng humiling dito sa dahon ng laurel, ang gagawin mo, itong papel na ito na sinulatan mo ng 3 beses na pangalan at apelyido ni Target, lagyan mo ito ng honey. So, dapat po ang pagkalagay po ng honey, gamitin po ang inyong hintuturo at ipahid po dito sa pangalan at apelyido ni Target. Dapat po ang 3 line na pangalan at apelyido ni Target ay mapahiran mo po ito ng honey gamit po ang inyong hintuturo. Bakit po hintuturo ang ating gamitin? Upang mas mabigyan ito ng energy na nanggaling sa atin. So, kailangan natin ng malakas na energy upang mas mabilis na gumana, upang mas mabilis na makipagbalikan si ex sa inyo. So, pagkatapos mong lagyan ng honey, yung pangalan at apelyido ni Target ng 3 line, so, ang gagawin mo, yung sinulatan mo ng magic words na atat kang makipagbalikan sa akin, yung dahon ng laurel, ilagay mo lamang dito sa papel upang dumikit. Dumikit ito at itupi mo ito ng papasok po sa inyo at balutin nyo lamang ang dahon ng laurel na ito sa papel. At kung natupi nyo na ito at nabalot, kumuha kayo kahit yung mga plastic, mga pouch or kahit ano, kahit tela or isa pang ekstrang papel, ibalot nyo lamang itong papel na ito upang hindi po kayo langgamin. At yung papel na ito, maaari nyo po itong ilagay sa may garapon na may takip or di kaya buti na may takip. At maaari nyo po doon ibulong yung kanyang pangalan ng 3 beses at sabihin mong atat na atat kang makipagbalikan sa akin. So, pagkatapos nun ay inyong takpan at itago lamang na kung saan pwede ninyo itago yung bote or di kaya ay garapon. So, gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday and kailan ito pwedeng gawin or pwedeng itapon. So, itapon nyo lamang ito pagkalipas ng mga ilang araw na kapag naramdaman nyo na gumana na or kinuntakan na niya. Kapag kayo ay kinuntak niya, huwag nyo agad-agad na kunin at itapon ang papel na ito. So, sa kanyo na lamang siya itapon kapag naramdaman nyo na or kinuntakan na niya. So, ayun po. Again po, Tuesday and Friday lamang ang paggawa nito upang mas mabilis itong mapagana. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.